hindi gumagalaw. Kasi po, unang-una, kapag lagi pong gumagalaw yan, yung sinat po niya, lalo na sa baby, gumagalaw din. So, hindi ka makakapagpokus, hindi mo maya malaman masyado kung ano yung nasa harapan mo. Lalo na pag nakahay ka na. Malayo na ho ang tapo ng ilaw niyan, gumagalaw pa. Hindi nyo na po alam yung mga maliliit na detalye sa kalsada. Masasagasaan mo pala yung bato, aso, kambing, baboy, manok. Pwede ka po ma-accidente doon. So, it should be, ano tawag dito? Fixed. Ibig sabihin, maganda ang mounting. Next, must not be used in broad daylight or well-lit streets or when meeting another vehicle from the opposite direction. Ang headlight daw po ay hindi dapat ginagamit sa napakaliwanag na panahon at tanghali tapat o whatever it is. At saka, mga kalsada na kompleto naman sa ilaw, city driving. Sobrang liwanag na. Naka-headlight ka pa. Yung iba, wala. Bali, wala sa kanila po. So, ito po ay minsan o malimit mangyari sa atin na kahit tanghalin tapat, naka-headlight, naniniwala po kayo. Kasi may lumabas po kasi ng motosiklo na pag nag-on ka po ng switch o nakaagad ang headlight. Tama ko ba? Alam niyo po yun? Ano po example ng ganong motosiklo? Mio. Ayun. Ngayon, ibabalik mo po ulit sa inyong tanong, bakit po ganon yun sa palagay niyo? Bakit ganon? Ba't ito motosiklo na ito yung pagkabili ko eh? Pag-on mo na susi, may headlight na. Sige nga po. Maganda po itong tinatanong ko sa inyo para may isasagot po kayo. Halimbawa na po ng pagtatanong, at least na-inform po kayo, bakit po mayroong ganong motosiklo? Wala po kayong idea? Yes. Okay. Correct. Correct. Very good po. Yung sinabi po ni Sir, ang pangalan po? Si Sir Leonard. Ito po sharing na lang po. Ano po. Yan po kasi yung mga motosiklong na bili po ninyo ay hindi po yan design para dito sa Pilipinas. Inadapt lang po yan ng Pilipinas. Nagustuhan ng mga Pilipino kaya nila binili dito. Pero ang design po ng mga motosiklo na yan ay doon sa mga lugar na kahit araw ay mayroong yelo. Mayroong snow, may fog, may mga ganon. Kaya pag nagdadrive po sila sa kalsada, kahit tanghalin tapat, kung mga winter season, hindi sila magkakitaan ng kanilang kasalubong. Okay po? Kaya nakadesign po ang kanilang mga motosiklo na kahit araw nakabukas ang headlight. Kaya pagdating dito sa Pilipinas, hindi po ibig sabihin nun na ina-adapt po yun dito sa Pilipinas. Kailangan nyo po ipamodify po yun at lagyan nyo ng switch. Okay? Tanggala. Puputulin lang po ang linya ng headlight niyan. Yung ground, lagyan mo ng switch. Tapos na. I-off nyo lang po yun. Wala na kayong problema. Bawal po ba yun? Bawal po talaga yan. Lalong-lalo na kapag tanghalin tapat, wala namang ulan. Hindi dapat sabihan yung nagbebenta. Kaya nga po. Kaya lang, hindi na po masyado inaano ngayon. Hindi yung nagbebenta nun. Ayan nga po. Yun nga po. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, wala talaga magsasabi nun sa inyo. Kasi nakaka-accidente pa po yan eh. Yung ganyan. So, yun po ang katotohanan yan. Okay po? So, at least, naitindihan na po ninyo. Ano po? Next. Must not exceed 2 auxiliary lamps. Oo nga naman. Motosiklo, lumagpas pa ng dalawa. Ginawa ng kotse. Nagkaroon pa ng isa. Dalawa lang dapat. Ang pinakamataas. Isang headlight hanggang dalawa. Kahit naman po sa sasakyan na 4 na gulong, ganun din eh. So, maximum of 2 headlights. Must not exceed 6 bulbs per each auxiliary lamp. Hindi dapat lalagpas sa 6 na bumbilya. Alam niyo po kasi ang headlight, isang bumbilya lang po kalimitan yan with 2 lamp, 2 terminal. Ano po? Yung po tinatawag natin sa headlight na high and low, ano po pagkakaintindi ko sa high and low? Ano po ang gamit niya? Yung isa po yung malakas, isa yung mahina. Yung ganun po ba yan? Opo. Ang dami po nakakamali dito eh. Sa inyo po, sir, isang malakas sa mahina. Naniniwala po kayo doon. Sangayon po kayo. Okay, itatama ko po ha. Huwag po kayo ma-open. Ang headlight po ay parehong malakas. Yan ang katotohanan yan. Ang headlight po ay parehong malakas. Ang sinasabi po dito na high and low, yung isa, mataas ang tapon ng kanyang ray, yung kanyang beam. At yung isa, mababa ang tapon ng beam. Gets niyo po?
Although may county po siyang difference, kasi nga, pag malayo ang tapo ng ilaw, dapat medyo malakas yung sinag. At kung mamababa naman ang tapo ng loob, pwedeng medyo mahina ang sinag. Pero hindi po ibig sabihin niya na, basically, na malakas ang ilaw ng high at mahina.